Ito po sa mga kabataan, bago ko lang makalimutan. Para lalong-lalo na sa mga kabataan na kulang ang isip at naniniwala sa mga teacher ninyo o sa mga o sino man Poncio Pilato, o maging siya kung sino pa man na feeling nyo elite kayo, matalino kayo. Tandaan nyo na lang po ito, baka sakali. Ang NPA po ay tinatag ni Joe Masison noong 1969. This is his own brand of communist group. Ngayon, klarong-klaro naman na ang gusto nila ay take over. I-take over ang gobyerno. Ang nangyari pong ganito, ang nangyari po ay nanggulo sila, naghasik sila ng lagim. The communist mentality was integrated into a pop culture, into the hippie culture, into the drug, sex, and rock and roll scene. I've been telling you this. Ewan ko lang kung may makikinig. Ask your parents. Ask the parents of your parents. And then these hippie guys na mahilig gumimik, mag-stay in alive, at nagda-drugs, nauso yung premarital sex. That culture, that scene, sa aming mga musikero, ang tawag namin na eksena. Yung eksenang yon was infiltrated by this communist group. So yung mga libro about communism, mga propaganda, paraphernalia, etc. ay kumakalat, lumalaganap ng panahon yun. Ang gusto nun, yung tipong lawless, yung pumalagas sa gobyerno. Yan. So naging salot sila ng gobyerno, naging malaki ang problema. Kasi nga terrorist group eh. Armado, meron na silang mga fronts, in-infiltrate ang mga universidad, maraming nag-graduate doon, naging profesional, nakasapi pa rin nila. Yung iba doon, sumali sa fraternity na ma-impluensya, yung iba doon naging politiko, yung iba naging guro, yung iba nag-may-ari ng bangko, yung iba nakapangasawa ng may-ari ng casino, etc., etc. That's the world where we live in today. Naging problema sila ni Marcos, ni President Marcos, napilitan siya magdeklara ng martial law. Can you imagine? Gumawa sila ng problema, napilitan mag-martial law yung Pangulo, tapos yun ang propaganda na ginamit nila laban kay Marcos, na nag-martial law ka kasi para humaba ka sa pwesto. Isip ka nga. Ngayon, naupo si Cory, but they never stopped. Wala na si Marcos, yung pang-propaganda nila, they never stopped. Baboto niyo pa ba yung mga kaalyado niyan?